Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Hello, Sheryl. Jen, si Niko to. Niko, nasan si Sheryl? Niko, anong nangyari kay Sheryl? Nasan siya? Sasama ka sa amin. Hindi ka pwedeng maiwan dito, baka balikan ka ni Lani tsaka ni Mang Dante. Labs, mas makakabuti yung kay Aling Olivia ka na. Ayoko na po. Makaistorbo pa sa inyo. Sheryl, ang dami mo na itulong sa amin. Hayaan mo, kami naman ang tumulong sa'yo. Hayaan mo makabawi ako sa'yo. Alam mo, masaya ako para sa'yo. Pero di ba parang mas nakagulo pa nung dumating dito si Sheryl? Ang kaibahan lang ngayon, masaya ako. Kasi andito na si Jen. Pati si Sheryl. Eh, sino namang ina ang hindi gugustuhin maging anak si Sheryl? Niko, sandali. Nasa na anak ko. Niko, gusto kong hihingin ng tawad sa kanya. Paano kaya hihingin ng tawad sa ginawa niyo sa kanya? Hindi ko sinasadya. Sa tingin niyo, tatanggapin ni Sheryl na ganun-ganun lang yun? Dahil hindi ko naman sinasadya saktan si Sheryl. Kasi yung nanay niya ang gusto niyo saktan. Mali ang sinasabi ni Lani. Gusto ko lang siya patigilin. Kahit pa, wala kayong karapatang manakit ng babae. Kahit sino pa yan. Kaya nga ako nandito eh. Para humingi ng tawad kay Sheryl. Wala si Sheryl dito. Nasaan? Niko, sandali. Huwag kang bastos! Parang ganda! Teka lang! Teka lang! Natatakot ako. Takot na ano? Bakit? She's the strongest person I know. Siya nga yung dahilan kung ba't hindi ako bumitaw eh. Pero ngayon, seeing her like this, parang hindi ko na alam kung saan pa ako kuhugot ng lakas eh. Kakayanin niyo tong dalawa. Magkapatid kayo eh. Mawawala rin yan. Sabay kayong tatayo at ang isa't isa ang sasandalan ninyo. Hindi ako titigil, hahanapin ko si Sheryl. Sa ginawa ko. Lani, sa tingin mo ba natutuwa ako na nakikita niya tayo laging ganito? Simple lang naman yung solusyon doon eh. Di magkapatid tayong dalawa. Tigilan na natin to. Pinilit kong ayusin. So tingin mo ba, umalis ako dahil iniisip ko na makakabuti to kay Sheryl. Lalo pang napasama eh. Lalo siyang nahihirapan. Dapat nga siguro, noong pa tinapos na natin to. Dante! Talaga ako sanay na ganyan si Sheryl. Basta samahan niyo lang isa't isa. Paano, papasok na ako sa trabaho, ha? Basta kung may problema, tawagan niyo na lang ako. Gusto ko ipaayos yung bahay. Papipunturahan ko ulit yung pader. Tapos, kailangan ko rin ipaayos yung flush ng banyo. Pati yung shower na rin, papaayos ko yun. Paano ka ba? Talagang isisingit mo pa yan sa kabila ng dami ng nangyayaring sabay-sabay ngayon? Christy, hindi sanay si Jenny sa simpleng buhay. Tsaka isa pa meron tayong bisita doon. Andun si Sheryl, ano ka ba? Gusto ko maayos ang lahat. Gusto ko maging masaya si Jenny. O paano, Christy? Eh, kung mauna ka na sa shop, may dadaanan pa ako eh. Eh, sige, kesa malate ako. O sige, kita na lang tayo dun, ha? Sige. Oh, magka-size pala tayo eh. Baka dun. Bakit? Ano yan? Make-up. Umilig ka sa mga, ano ko, itong kakikayan. Di ba nga, minanicuran mo ko nung nasa ospital tayo? Pero... Susunod ka, ate mo ako. This will only hide your bruise. Pero para maganda ka talaga mamaya, yung dalaw ni Niko, kailangan mo humiti.
Niko? Kumusta ko si Sheryl? Hindi ko masasabi na okay, pero pasasaan ba at mawawala rin ang sama ng loob mo? Eh, yung pasa niya. Kailan kaya ho mawawala? Okay ka lang. Niko, may gusto ka bang sabihin? Ganun ba talaga yung lalaking pinag-aagawan niyo? Niko, hindi naman gusto ni Dante yung mga nangyari. At sigurado ako ngayon, sinisisi na niya ang sarili niya. Ganun lang kadali? Basta-basta niyo lang sa palulustin sa ginawa niya? Eh, pinapaliwanag ko lang. Aling Olivia, walang paliwanag doon. Walang kahit anong matinong dahilan para manakitang kung sino mang babae. Sorry po, ma'am. Olivia, may konting problema kasi sa kusina eh. Ikukonsulta ko lang sana sa'yo. Dali. Hello? Gusto nang makita ng celebrant yung menu mo para sa party. Pwede ka ba ngayon? Okay. Finish. Ano mo? Parang wala, no? Ayaw mo? Gusto mong ulitin ko? Pwede kong ulitin. Meron akong... Bakit ganun? Natakpan nga, pero... Bakit masakit pa rin? Dito ka na lang. Ano ko, ano? Andito ba anak ko? Sino nagsabi sa'yo? Gusto ko lang ng oo o hindi na sagot, andito ba si Sheryl? Para saan pa? Para saktan mo ulit siya? Bakit ba pakialamera ka? Hindi kasing pakialamera mo. Nabalitaan kong tinawagan mo si Lola. Nagkausap kayo. Para saan? Para makuha mo yung asawa mo? Dinamay mo pa ako? That's pathetic. Wala akong pakialam sa'yo dahil hindi kita anak. Si Sheryl ang anak ko at kaya ako pumunta dito dahil kukunin ko siya at kaya ko siyang dalhin dahil anak ko siya at nanay niya ako. Pwes ate niya ako. At hanggat nandito siya, hindi mo siya maaaring saktan. Alam mo kung tutusin, hindi naman nanay yung nakikita ko ngayon eh. All I'm seeing is a selfish person na wala nang ibang inisip kundi ang sarili niya. Sino ka para bastusin ako? Para pagsabihan ako ng ganyan, ha? Kilala mo ba ako? Alam mo bang pinagdaanan ko? Alam mo ba kung gaano kasakit yung magmahal ka ng magmahal, pero wala kang nakukuha pabalik? Alam mo ba yon, ha, Jenny? Basta ang alam ko, hindi ko sasaktan si Sheryl. Sa dinami ng sakripisyon niya, she does not deserve that. She deserves to be loved. At ikaw, you don't deserve her. Hindi mo may tatago sa akin si Sheryl! No! Dito ka lang eh. Halika na. Uwi na tayo. Halika na! Kung arte-arte, haharang-harang ka, tapos ngayon re-reklamo ka. Halika na. Tungkal, wala naman nangyaring masama siya sa babae niya. Ano ba, nai? Tumigil na nga kayo! Hindi ako uuwi hanggang hindi niyo inaayos ang buhay niyo. Nagpagod na pagod na ako. Sa kakaaksen ng laway ko, ng lakas ko, ng kahit na ano. Sa kakapilit para lang maayos itong buhay natin, yung pamilya natin. Naman na hindi niyo mamasamain kung bibigyan ko ng panahon yung sarili ko. Okay lang? Yes, yes. Ano? Sa
Matagal ba bago umepekto yan? Dapat tatadali na kita sa ospital eh. Ano ka ba, wag na. Gagastos pa tayo. Mabait! Lalong mamagayan. Baka mamaya maputulan ka pa ng paa. Ang dami nating nasayang na stocks. Ba't hindi nagamit agad? Nagkulang lang siguro sa coordination. Pero inaako ko yung responsibilidad, hindi na humaulit. Eh baka naman napapabayaan mo na ang shop dahil may isa ka pang business. Yung catering, ginagawa ko lang naman yun pag wala akong trabaho dito sa shop eh. Hindi ba nagsasabay yun? Hindi naman ho maapektuhan itong shop. At saka, pwede ko pa nga akong ipromote itong shop sa mga events na pinagkikateran ko eh. Look, nabalitaan ko na aksidente raw yung anak mo. I mean, nalulungkot din naman ako, pero dapat natututukan mo pa rin ang shop. Pangako ho. Excuse me lang ha. Hello? Ano? Ano nangyari? Oo, sige, sige, sige. Sir, kailangan ko lang umuwi agad. Pasensya na ho. Mag-isa, nakapaglakad naman ako. Eh, baka kasi mamagayan eh. Mabuti na yung nag-iingat. Na-sprain lang ng konti. Hindi ka nga dapat umalis ng trabaho eh. Anong hindi? Mabuti nga tumawag sa akin si Sheryl na nadala ka agad sa doktor. Jen, baka lang naman kailangan malaman ni tita. Pasensya na ako kayo kay nanay ah. Ako na po yung nahihiya sa inyo. Wala ka namang kasalanan doon, Sheryl eh. Tsaka kayong dalawa, hindi niya dapat dinadamay dito. Anak, halika na. Hatid na kita sa kwarto na makapagpahinga ka na. Kaya ko na ito mag-isa, oh. Tinaman na ako, dalawa naman ako. Hindi naman maaalis sa akin na mag-alala sa'yo eh. Please, hayaan mo na lang ako. I don't want you spending all of your energy on me. Buti naman at okay ng kumpanya. Kala ko pa naman mag-apply ng bagong trabaho. Ay, si ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, Tonya Alicia. Good evening. Balita ko po, mataas daw ang sales natin ngayon ah. Congratulations po sa atin. Salamat. Sige. Thank you po, ma'am. Congrats. Thank you. Thank you. Salamat din. Oh, here we are. Ano nang gagawin natin? Ate. Sisimula ulit. Paano naman magsisimula ang isang taong katulad ko? Sinentro yung buong buhay sa pamilya. Eh, hindi ko nga alam ngayon kung ano ba talaga yung pangarap ko eh. And don't ask me. Ako tong lumpo. Ako tong nakagraduate pero jobless naman. Hindi nga ako sigurado kung tama pa ba yung lapay niya na nakasulat sa diploma ko eh. Sino pang tatanggap sa akin sa ganung sitwasyon? At least, dalawa tayo.
Olivia, parang Pasko naman. Malayo pa naman ang Pasko. Bakit ang dami mong niluto? Eh, gusto ko kasing ilabas si Jenny. Eh, di ba simula nung umuwi siya dito sa akin, hindi pa tayo nakakapag-celebrate. Eh, paano mo nga naman ilalabas? Kalalabas lang din ang ospital nun. Kaya nga dito lang sa bahay, di ba? Alam mo, tulungan mo ako. Pakibukas na lang itong pasa at ihulog mo na dyan. Tingnan mo, kumukulo na. Para matulungan mo naman ako at hindi yung kontra ka ng kontra. Sana magustuhan nila ito, no? Oo. Jen, Sheryl, kain na. Oh, sino may birthday? Birthday mo? Wala. Wala, para sa'yo yan. Eh, pasensya ka lang. Alam kong hindi naman yan papantay sa mga kinakain mo sa mansyon eh. Pero lahat naman yan, paborito mo at meron pa dun sa kusina. Bakit? Eh, ilang birthdays mo yung wala ako. Ilang Pasko rin yun. Hayaan mo naman makabawi ako. Yun nga lang, tatlo lang kaming bisita mo. Ako, si Sheryl, tsaka si Christy. Masandali lang ah, meron pa dito eh. Kain na kayo. Alam mo, Olivia, bilib na bilib ako sa'yo. Talaga namang may energy ka pang pumarty talaga. Eh, kasi ngayon ko lang naman may paghahanda yung anak mo eh. Yun na nga. Eh, mukhang mga Biyernes Santo, mga mukha ng dalawa. Kaya nga, tulungan mo para gumaan-gaan naman yung pakiramdam mong dalawa. Nakaluto na yan. Oo. Iahon mo na. Ito, teka. Huwag kita. Eto, diba? Ang dami naman. Kain lang kain, ha? Walang tatayo sa inyo hanggat hindi busog. Alam mo, nak, nung pag-birthday mo, hindi lang ako basta-basta naghahanda. Meron pang clown. Clown? Totoo yun. Ako, alam mo bang lagi kami best performer nitong nanay mo nung nasa loob kami? Talaga? At saka pag Christmas party namin, bitang-bita kami nito sa mga talent show. Pakita mo. Pakita mo. Sample naman. Iya ako eh. Yun na yun? Oo. Oh. Hello? Sa catering ko ba ito o sa dessert shop? Hello, Olivia. Si Dante to. Oh, Dante, bakit? Olivia, pwede ba tayo magkita? Ay, good evening, ma'am. Bisita po kayo nasa sala po. Gandang gabi, Doña Alicia. Monica, kumusta kayo? Nakalimutan po namin kayo sabihan na may charity tayo next week. Nag-iipon po kami ng mga donation or anything. Baka may mga pinaglumaan po si Jen. Pasensya na po kayo. Hindi bali. Sige. Iyahanda akong mga gamit. Salamat po, Doña Alicia.
Ma'am, ito pa po yung ibang gamit ni Ma'am Jenny. Wala namang silbi ito sa makakakuha. Ito. Ipamigay lahat ito. Mapapakinabangan po ito ng mga pagbibigyan natin. Dumating ka. Gusto ko lang naman kamustahin si Sheryl. Okay na siya. Hindi ko naman sinasadya eh. Alam ko naman yung Dante. Pero sana kontrolin mo yung sarili mo. Nag-aalala ako, hindi lang para kay Sheryl, kundi para na rin kay Jen. Paano mo alagaan si Jen kung kay Sheryl pa lang nahihirapan ka na? Olivia, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Kung hay umuwi ni Sheryl, hayaan mo namang tulungan pa rin kita para suportahan yung mga bata. Alam mo naman makakasama yan para sa lahat, Dante. Lalo na kay Lani. Pumunta na naman siya sa bahay. Anong ginawa niya? Hindi na importanteng malaman mo. Basta kung posible lang, gusto ko nang lumayo sa gulo, lalo na para sa kapatid ko. Sinubukan ko naman, Olivia. Pero hindi ko na kayang sikmurain. Hindi ko na kayang mahalin si Lani. Lalo lang niya ako binibigyan ng dahilan para lumayo sa kanya sa mga ginagawa niya. Pero nangako ka kay Sheryl. Olivia, nangako ako kay Sheryl para pasayahin siya. Pero ano nangyari? Si Sheryl pa mismo ang nasaktan ko. Hindi na ako babalikin, Ani. Inatapos ko na kung anong meron kami. Ikaw magkasalanan ng lahat ng to. Huwag niyong ipasa ang sisi sa ibang tao. Kapal rin ang mukha mo, no? Baka nga hindi mo kaya magpalamunin yung anak ko eh. Baka anak ko pa magpalamon sa'yo, Niko. Nakipaghiwalay na ako kay Lani. Sabi ng anak ko eh. Ikaw? Sa tingin mo ba, wala talagang mararating? Yan ba yung iniisip mo? Natakot ako. Ako yung lalaki. Dapat ako yung magtaguyod sa atin. Basta, pag nangarap tayo, sabay natin tutup pa rin. Walang iwanan. Sa akin ang galing. Kay Dante. Meron pa ba? Merong. Love. Hindi ko alam nga ba eh. Hindi mo ako niniwan. Hindi na ako babalik sa'yo, Lani. Mas mabuti to para sa lahat. Lalo na kay Sheryl. Sheryl, baka pwede tayong dumiretso sa mall mamaya. Pwede ba tayong mag-usap? Eh, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo to eh. Ihiwalayin ko na si Lani.